Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon! Panibagong araw, panibagong ola na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito bang online loan application na ito ay legit o hindi. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos. Para hindi kayo magaya sa mga naloko na ng mga online loan application na ito, ay siguraduhin panoorin ang video hanggang dulo para malaman nyo kung worth it bang mag-loan sa OLA na ito. Excited ko na nga reviewin itong OLA na ito dahil pwede ka lang namang mag-loan mula 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos, no hidden fees, SEC registered, at pwede mong bayaran ang iyong loan mula 3 months hanggang 1 taon. Ang ating i-review ay may 4.7 na rating. Sa tito ay ang Jet Peso Easy Installment Loan. Aalamin natin kung simbilis ba ng Jet ang pag-approve sa ating loan o sing taas ng Jet ang interest ng loan na ito. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Bago nyo nga pala i-download ang application na ito, ay siguraduhin panoorin ang video hanggang dulo para malaman ninyo kung worth it ba na mag-loan sa OLA na ito. Pwede ka nga palang mag-loan basta't ikaw ay 18 years old and above at ikaw ay Filipino citizen. At ayan, na-install ko na nga. So, syempre, magre-register na tayo. Ilalagay natin yung ating phone number. Tapos, i-enter natin yung 4-digit code na isa-send sa atin. Maglalagay din tayo ng 6-digit password and then i-enter lang natin ulit. I-click lang natin yung check dito sa please read and agree na katunayan nag-agree tayo sa kanila and register na. At dito ang hiningi nilang unang permission ay ang ating location. So i-allow lang natin yon at susunod naman, allow Jet Peso to make and manage phone calls. Pag hindi natin kasi inallow to, ay hindi tayo makakakontinue sa susunod na step. At heto na nga, lumabas sa homepage na pwede daw tayong mag-loan ng up to 30,000 pesos. At ayan nga, i-apply na natin. Susunod na yung basic information. Una dyan ay usage of loan. Siyempre, hindi mawawala. Itatanong nila kung para saan yung iyong ilo-loan. May pagpipilian dito, may nakalagay personal or daily consumption, family daily consumption, digital products consumptions, houses, medical cost, business capital, at marami pang iba. Tapos susunod naman, ilalagay natin yung ating email. Lagi kong pinapaalala, pag maglalagay tayo ng email, siguraduhin natin alam natin ang password, na-open natin at nakaka-receive tayo ng mga messages. Next is Facebook personal homepage link, ilalagay natin. Tapos Messenger or Viber, optional lang naman din to. And then yung ating backup phone number. Susunod, kasali din yung industry category. Dito pipili lang tayo kung saan under yung work natin, kung ito ba ay sa accounting, scientific worker ba, medical staff, bank and financial regulators, writing and content, public service, loan practitioner, collection staff, at marami pang iba. Susunod naman ay ang religion, marital status, kung married ba or single, tapos number of children, kung ilan yung ating mga anak, kung meron. At syempre kasali din dyan yung educational background kung anong natapos mo. Susunod naman yung sa residence information, kasali dyan yung of course residence kung saan ka nakatira. Tapos yung detailed address, pag sinabing detailed kasama dyan yung street at number ng bahay. Next is residential ownership. Dito sa residential ownership, may pagpipili ang nakalagay dito kung parental ownership ba, kung nakatira ka pa rin ba sa mga magulang mo. Self-owned property rights, kung may sarili ka. Rent, kung nagre-rent ka. Host family and company arrangement. So next, dito na agad tayo sa emergency contact o yung sa ating tinatawag na personal reference. Kailangan dito ng 5. 5 ang contact reference. Ilalagay lang natin dito kung ano yung relationship natin doon sa binigay nating tao and then anong pangalan at ang kanilang cellphone or telephone number. At isubmit na natin. Next ay dito na tayo sa job information. Dito sa job information, una mong sasagutan ay ang company name, kung saan ka nagtatrabaho, working experience, kung ilang taon or gaano ka nakatagal sa iyong trabaho,
Tapos may nakalagay din dito, payday 1 at payday 2 kung ikaw ay kinsenas at katapusan kung sumahod. Next naman is monthly income, kung magkano sinasahod mo sa loob ng isang buwan. Tapos yung company address kasama din at yung detailed address ng inyong company. And submit na natin. Next is authentication. Dito na yung pipili na tayo ng ID para sa ating loan. At ang mga pwedeng ID dito ay UMID, SSS, PIN, passport, driver's license, voter's ID, GSIS card, at PhilSys ID. At pipicturean din natin yung ID na ating napiling i-present. Ilalagay din natin yung ID number natin. Tapos dito ay may facial recognition din. Ang kagandahan lang dito, pag nag-facial recognition ay talagang malalaman nila na ikaw talaga yung naglo-loan at hindi lang basta ginamit yung ID mo para pang-loan. Tapos ilalagay mo lang dyan yung first name, middle name, at last name mo. At syempre yung gender, date of birth, mauuna yung month, day, tapos yung year. And then, isasubmit na natin. Pero may nakalagay din pala dito na tip. Please ensure all pictures of documents are taken clearly and newest in order to get the loan instantly. Next, dito sa ating job information, may nakalagay dito, optional lang naman. Upload any photo can prove your work in this company such as receipt of billing or remittances. Pwede rin yung ating payslip. Pero kung ayaw natin ilagay ay okay lang din naman. Pag hindi natin ilalagay, mag-skip lang tayo and then submit na natin. At kung ikaw naman ay may business, pwede mong ilagay dito yung iyong business permit at iba pa. And next reminder, your loan application will be submitted. Please keep your phone answered within 24 hours. We will communicate with you over the phone. Thank you for your support. So, isasubmit na natin. And ayan, reviewing na tayo. Kaya pala, no, mataas yung mga review or maraming review na yung ibang mga OLA kasi pala, nire-require niya talaga na mag-review ka at kailangan 5-star rating ay bigay mo sa kanila para mas mataas yung chance na ma-approve ang iyong loan. At syempre, wag muna tayong basta-basta magpauto at maniwala sa pinapareview nila sa atin. Siguraduhin muna natin na itry natin at alamin muna natin kung talagang legit ang OLA na ating nire-review. At ayan, congrats! Your application has been approved. Please confirm your loan amount and repayment deadline and get your loan immediately. At ayan, i-apply for withdrawal na nga tayo. At ayan nga, binigyan tayo ng 2,000 credit limit at babayaran natin siya within 7 days. Hinati sa dalawa yung pagbabayad, yung unang payment or yung first payment ay magbabayad tayo ng 1,090. Tapos after 7 days ay magbabayad naman tayo ng 1,050. Ang kagandahan lang sa OLA na ito ay talagang hinati sa dalawa yung payment. Hindi kagaya sa iba na halos babayaran mo na yung buong amount ng niloan mo sa unang pagbabayad pa lang. At eto nga yung ating details of repayment. Loan amount natin is 2,000 pesos. Tapos yung interest niya is 140 pesos. At ang total amount is 2,140 pesos. At i-confirm na natin. Kaso lang, eto lang yung hindi ko gusto dito sa jet peso na ito kasi ang marireceive lang natin is 1,110 pesos dun sa 2,000 na niloan natin. Kalahati, halos kalahati yung mawawala dun sa niloan natin or yung idededuct nila dun sa niloan natin. Ang bilis ngang mag-approve ng loan na ito, pero ang taas din ng interest or nung mababawas dun sa ating niloan. Kaya lagi kong pinapaalala sa umpisa pa lang ng mga videos natin na panoorin yung video hanggang dulo para at least alam natin kung magkano na lang ba talaga yung marireceive natin dun sa amount na ilo-loan natin. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!